So yun, mga racing, meron tayo dito ng ano, Euro 150 na Bipperman. So ngayon, mga racing, check natin yung ano niya. Kung anong meron dito sa Euro 150 na Bipperman na to. Ang tambutso niya. Bali, dalawa yung butas niya, ang tambutso. So, pero maganda na rin. Stainless. Tapos, yun. Naka-disc brake na rin sa harap. Tsaka yung headlight niya, halos kamukha na talaga ng ano, kamukha ng RS 150. Halos ginaya nila yung ano sa RS 150. So, yun. Tsaka yung sa ilalim, bali wala po siyang radiator. Ano lang po 'yan, design lang. Tapos sa bali ano po ito, carburetor po siya. Pero ang laki ng makina niya. Yun o, kung makita nyo. Halos pang supremo yung makina niya, pinaka black niya. Tsaka yung sa head. Yan. Tapos yung size bracket nito sa likod is ano, 46 yata ito. So yun, 46 teeth niya. Yung sa harapan nito, hindi ko pa alam. Si-check natin mamaya pag nagpalit ng sprocket, kasi papapalitan ng sprocket daw to. So yun, naka-monoshock na rin siya. Yan, yung monoshock niya. Naka-disc brake na rin yung sa likod. Disc brake na rin. Tapos yung tail light niya, halos kaparehas na rin ng RS 150. Check natin yung sa ano niya, panel board. Sa panel board niya halos same din ng ano, RS 150. So bali naka-lowered na to. Na-lowered niya na. So yun, may kill switch sa dito. Ito yung kill switch. Hindi mo siya ma-on pag naka-ganyan siya. So on natin. Try natin yun. Start. Ay, sorry. Hindi ko pala nakakadiskose. Yun. Wow. Angas ah. So, try natin. So nga pala mga ka-race, sa pansin ko, hanggang 10,000 RPM lang siya. So yung sa RS 150 is 11. So yun ang pagkakaiba lang nila. Start na natin. Yung pinaka-minor niya, 1,000, 1.2. So napakatahimik din ang makina. Tambot siya niya. So try natin na rev. Natin minsan ano, gigits natin doon sa RS 150. So yun, dito yun sa headlight, backlight, saka headlight. So balik tayo dito sa kabila. Ito yung high and low. Yung high and low niya. Tapos yung signal left and right. Yung kusina, yung horn. Tapos meron dito
dito. Chok na ata ito. Sa chok niya. So, yun. Ayos. Ito yung stock din na side mirror. Maganda rin siya. Tapos yung sa ignition. Off natin. Meron din siyang lock. Sasara rin to mga racing. Ayan. Ayan. Masarado. So safe na safe siya mga racing. Hindi siya basta-basta nanakaw. So tanggalin lang natin. Gamitin yung sose. Ito yung pinakala. Para mabuksan. Ayan. Mabuksan na siya. Balik na yung sose. Alright. Tanggal na yung pagkala. So diba? Safe na safe. Racing, alright. So ang ganda rin ng ano yung lagayan niya ng ano tawag dito brake fluid. Ganda. Tayo dito mga ka-racing Paperman 150 ng Euro. So yun bali nagkano siya patabas ng upuan. So yung stock na upuan niya pinatabas niya ng ano ganito. Pagkita ko sa inyo. Yan. Diba? So ito na yun. Itsura nito bag na lagyan na ng cover. Right. So ayan mga ka-racing, bakos na po pala yung upuan. Ayan, nakikita ko sa inyo. So yan po yung upuan, naikabit na yung ano, cover niya. Diba? So ngayon, yung headlight. Pagkita namin sa inyo. Ang gagawin namin is magsasabayin namin yung headlight tsaka yung park light niya. Yan. Park light dapat sabay sa ano. Sabay sila sa headlight. Pag sinindi mong headlight, dapat sisindi rin tong ano park light niya. Yan. So, yun ang gagawin ni Pops Warren. Tanggalin niya ngayon tapos papagsabayin niya. Kasi yung stock na ano, hindi sila sabay. Sasabayin natin. Papaswarin na yung bahala dyan. Ito na yung gawa niyang upuan. Diba? So, standby lang mga racing at mamaya i-update ko kayo. Ano yung nangyayari. Ano yung gagawin niya dito.
tapos na. Huh? Tapos na, nakita ko na. Okay, tapos na daw, nakita niya na. What? Kung ano yung gagawin niya. So yun mga ka-racing, yung mga naka-vaporman dyan na Euro, pag gusto nyong ipakabit or ipagsabay yung park light, yung park light na dito sa headlight, pag nakasindi yung headlight, sisindi rin yung park light niya. So kasi yung stock nito, pag sinindi mo yung headlight, hindi umiilaw yung park light. So ngayon, pagsasabay si Pops Pare. So yun mga ka-racing, yung mga naka-vaporman dyan, ganito lang ang gagawin nyo pag gusto nyong ipagsabay yung ano. Brown. Brown. Daylight dyan. Cross side light. Brown din. Brown din siya dyan. Siya ganong brown, parang cream. Oh, okay. So at least na ipakita na natin sa kanila. Tumindi na yung headlight tsaka park light, sabay na siya. So wow, ayos ah, galing ni Pops Warren. Wow. Right. Wow. So iti-tip na lang natin yan. Lagyan ko ng extra wire. Okay. Extra wire para hindi maunat. So sambay lang mga ka-racing. Wanji lang ang malakas. Shoutout kay Pops sa Motodeck. Right. So ayun, dinugtungan ni Pops Warren ng ano, nilagyan niya ng extra wire para hindi mahirap i-tape tsaka hindi mauunat. So ganyan na yung gagawin niyo mga ka-racing. Sa mga naka ano diyan na Vaporman. Yan, 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 yan. Na Euro 150. Ganun lang kadali. So sa mga ano nanonood nito o bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please like, comment and share and subscribe. Yun, tatap na ni Pops Warren dun sa headline. Ganyan kalupit yung aking mekaniko. So yung mga taga rito sa Pampanga na gustong magpakabit or magpaayos ng mga wiring nyo, please punta lang kayo dito sa aking shop. Matatagpuan po ito dito sa Porac, Santa Cruz, Manibaug, Porac, Pampanga. So ilalagay ko po sa description below yung aking Facebook page or Facebook account. Pa-PM na lang o pa-DM, direct message na lang sa akin para may contact tayo sa isa't isa. Sa mga gustong magpa-wiring tsaka magpaayos ng motor, punta lang po kayo dito sa aking shop. Talagyan na lang yung ano, palikpik.
rising at sabay na sila. Yung park light tsaka headlight. Paps, paano mo paps? High and low. Yun. Ba talaga bumanat si Paps Warren? Right. Kanina pinakita namin sa inyo, pinagsabi na namin yung park light tsaka headlight. Pag naka-on yung ano, headlight, naka-on na rin yung park light. So, paki-ano na lang, paki-silip na lang doon sa unang video kung paano pagsabayan yung park light tsaka yung headlight. Para matuto rin kayo kung paano. At kahit kayo na lang ang gumawa, pwede rin. So yun, pag-visit na lang po sa unang video. Nakalagay naman po doon kung paano pagsabayin yung ano, park light tsaka headlight. Ito po yun, kita ko sa inyo. Yan, pinagsabay na yung park light tsaka headlight. So yun mga ka-rising, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe and please comment below. Para ma-shoutout ko kayo kung gusto niyo ma-shoutout sa aking panibagong vlog at gagawing pang video. So yun paps, bagay na bagay ah. So yun, hanggang dito na lang mga racing at dito lang natapos yung aking video. At naipakita ko na sa inyo kung paano mag pagsabayin yung ano, headlight at park light nitong Viper Euro Viper 150. So yun, ito lang makasabi ko mga ka-racing, pray before you ride, ride safe all, and enjoy the ride. Bye bye.